At dahil binuksan mo na yung video, i-like mo na yan. At dahil nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. And please don't forget to share this video. And don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na may video tayo every week. Whew! And ngayon, nandito tayo sa Winko Foods para bumili ng pan-juice. Dahil gusto ko i-share sa inyo kung ano yung mga naging diet ko nung nabuntis ako. And kung ano yung mga healthy. Kasi nga, nagpo-promote tayo ng healthy living. So guys, sit tight and keep watching! Ayan na guys, samahan niyo ako dito sa Winko Foods at tayo mamili ng gulay. Yung mga gulay dito na nabibili ko is usually fresh naman at nagtatagal sa fridge ko. At saka maganda dito sa Winko Foods is mura siya guys and marami kang options. May kangkong nga dyan eh. Hi guys! So welcome again sa ating video today. So ngayon mag-juicing tayo, di ba? Papakita ko sa inyo yung mga binili natin sa store. So ilalapit natin para mas makita nyo. Andyan ang spinach, dalawang bungkus yan. Tapos mga apat na pirasong carrots. And then dalawang bungkus na broccoli. And then may beets tayo. Ayan, beets. Ano ba Tagalog sa beets? And bumili rin po tayo ng cucumber and meron pong kale. Dalawang bungkus na kale, tatlong pirasong cucumber. And then, eto po is yung mga natirang fruits nung New Year. Meron po tayong suha, dalawang klaseng suha. Meron po tayong apples and merong oranges. And then, eto yung mga natirang fruits din nung New Year. Meron tayong watermelon, sama na natin dyan. Ayan, galing pang fridge yan. And pineapple, ayan, nakita nyo naman, malungkot na yung pineapple, di ba? As in, matamis na yan. Sama na rin natin sa juicing. And yung natirang grapes, ayan. At saka yung natirang leaves sa salad, kasi meron na po tayong bagong ganito for this week. Kaya ayoko naman ng salad na masyadong, ano na, maanta na. Kaya sama na lang din natin. So guys, hindi advisable nga yung mga berries and bananas kasi sabi nila, which is totoo, na-try ko naman, na hindi enough yung juice na makukuha mo doon. So advisable na mas magandang i-smoothie mo siya kesa gawin mo juice. So dito guys, nawalan tayo ng audio kaya, ayan, vinoise over na lang natin. Ngayon guys, maghuhugas na tayo ng kale. Ang ginagawa ko sa kale, guys, is hinugasan ko siya ng tatlong beses. By the way, ang kale daw po is good for digestion. Kaya sa mga bloated dyan palagi, or matagal mo itong naawan, tamang-tama ito sa inyo. Ituturo ko dito sa inyo kung paano yung steps ng pagtatanggal ng leaves nang hindi ginagamitan na kutsilyo or gunting. Hawakan mo lang yung stem niya and then ipababa mong ganyan. Hilahin mo siya pababa. Oh, diba? Makikita nyo? Ayun na lahat ng leaves and yung stem na tira. Actually, pwede mo siyang i-juice. Kaya lang, medyo matigas siya. Ayoko mahirapan yung juicer kung makikita nyo. Kaya hindi na lang. Ang kale is mataas din sa iron para sa mga anemic. High in calcium, vitamin K, A, and C. Powerful oxidants din po ito. And great for cardiovascular support. And also, good for the liver. Diba? I-drain lang natin yan and then yung next natin is yung cucumber. Ang cucumber para sa mga tamad uminom dyan ng tubig, eto na. Para sa inyo to dahil this is good for hydration guys. At alam nyo naman na kapag hydrated ka, it is also good for the skin. Para naman sa mga diabetic dyan, maganda din ang cucumber na include sa diet nyo for juicing. And also para sa namamaga, maganda rin po siya at pati na rin po sa cancer. So guys, yung dito ginagawa ko sa broccoli. Yung pinipitas ko lang yung mga dulo, lahat ng malalambot ng kaya ng kamay ko, and then lahat ng matitigas, tinatapong ko na. Kasi iniisip ko na baka mahirapan yung juicer. Lagi kong inaalagaan yung juicer, syempre pinaghirapan mo yan para mabili mo yan, di ba? Lahat yan dapat ingatan mo din. At sabi nga ng nanay ko, na lahat ng bagay may limitation, huwag mong sasagadin. At yung mga gulay natin guys, laging tatlong beses ko yung hinuhugasan. Next naman yung beets. Ayan. Para sa mga hindi po nakakakilala sa beets, siya po ay tinatawag na
remolacha sa atin sa Pilipinas. Pero derived pa din siya sa word na remolacha ng Spanish. Nakakatulong po ito kung meron kang anxiety, nakakababa ng BP, nakakalabnaw ng dugo. Nakakatulong sa mga pamamaga ng katawan natin. Maganda din po siya para sa mahihilig sa sports dahil siya po ay nakakapagbigay ng energy, nakakapagpaboost din ng stamina, and nakakahydrate din siya. Kaya sa mga active sa sports dyan, para sa inyo ito. Also, nakakatulong din ito para protektahan ang ating liver, maprevent ang ating pagiging makakalimutin. Prevention din siya para sa cancer. Nakakatulong sa mga anemic, maganda din siya sa buntis, at nakakatulong na maiwasan ng mga birth defects. Pero tandaan nyo, mga buntis, take note lang, pakinggan nyo to, dahil kailangan lahat ng kinakain nyo is luto, bawal lang raw, bawal din ang mga unprocessed foods, okay? Maganda din yan sa diabetic at may mga sakit sa puso. Kung makikita nyo, isinama na natin yung leaves dito. Kasi ayoko naman na isama siya sa susunod na juicing ko dahil ang leaves na ng beets is hindi na siya fresh. Pero yung roots, syempre, pwede pa yan, diba? Kaya i-ref natin yung mga natira. So, ganun din yung process ko, guys. Tatlong beses ko rin siyang hinuhugasan. So, dito naman sa spinach, alam nyo naman na ito is high and packed with good vitamins and minerals. Ayan, para sa mga nagpapapayat, maganda po ang spinach sa weight loss. It also helps with relaxation, boost immunity, and make your skin healthy. Also, maganda din siya sa ating mga mata, mga buto, at ating gastrointestinal. Anti-cancer din po siya, and para rin siya sa mga matataas ang blood pressure, nakakatulong din po ang spinach. At para po sa mga nagbabalak na magbuntis, maganda din ang spinach para mapabit ang anemia. Pero ulit, paalala, take note ulit na hindi po pwede ang unpasteurized or hindi na-process na juice sa mga buntis dahil baka po magkaroon pa kayo ng mga ibang sakit or may dalatong bacteria, diba? Kaya ingat lang palagi. So guys, ang ginagawa kong hugas dito sa spinach is tatlong beses din. Yung isang bungkos, pinapart ko siya sa tatlo, yun yung unang hugas ko. Tapon ng tubig kada hugas. Yung pangalawang hugas ko, pinapart ko siya sa dalawa. Tiyatapon ko ulit yung tubig dyan, guys. And then yung pangatlo, sabay-sabay na sila. And then, makikita nyo, pag pangatlo na, green na yung tubig niya, no? So, huwag nyo siyang pipigain. Hayaan nyo lang siyang madrain. Kasi baka matanggal nyo na yung pinaka-juice ng spinach natin. Kaya, hinay-hinay lang. And also, importante na, malinis yung tubig natin, syempre, di ba? Para naman sa mahilig sa carrots dyan, congratulations! Nahalinalagaan nyo ang mga mata nyo. Pinapababa nyo ang blood pressure nyo, pinapaganda ang inyong skin, pinapalakas ang inyong immunity, at nilalabanan ang cholesterol at sinusuporta ng ating puso. At ang kagandahan pa nyan, nakakapayat din po ito, ha? Pati nakaka-regular ng dumi. Kaya kung hindi po kayo mahilig talaga kumain ng gulay, maganda na mag-juice kayo kasi nakukuha nyo yung ibang majority ng nutrients ng mga gulay natin. So guys, makikita nyo, pinuputol ko lang yung dalawang dulo and then hinahati ko siya sa gitna, pati na rin yung carrots, no? And then, ichachop na po natin yung maliliit. The reason kung bakit ko siya chinachop ng maliliit at hindi ko siya sinasagad is para mabilis ang juicing natin. Kasi pag yung hinulog mo lang ng hinulog sa juicer mamaya, as in kakainin lang yun ang kakainin ng juicer, hindi na siya mahihirapan. Tinry ko naman siya ng malalaki ang putol. Okay lang naman kung tinatamad kayo. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung gano'ng kaliliit lang yung carrots natin. Ganyan din yung mga size ng ating cucumber. Ayan o, diba? Guys, ang broccoli naman is rich in vitamin C, rich in vitamin K1, vitamin B9, potassium, manganese, iron, mataas din ang kanyang minerals, good antioxidant din siya, and nakakapag-prevent din siya ng cancer. Nakakapagpababa ng cholesterol level and maganda sa ating mata, thyroid, blood thinner din to. So, hinihinay lang din sa pagkain nito, guys. Ang apples ay sobrang healthy and nutritious din po sa atin. Maganda siya para sa mga gusto mong papayat, good din siya for the heart, advisable din siya para maiwasan ng diabetes, magandang source din siya para maiwasan ng ating cancer. Next naman natin is yung suha. Ito ay full of fiber, nagpo-promote din po siya ng weight loss, antioxidant din siya guys, and nakakapag-boost din siya ng ating heart health.
grapes. Ayan, ang sarap ng grapes, guys. Alam niyo naman ang grapes is packed with nutrients, especially ng vitamin C and K. Antioxidant din po ito para ma-prevent ang ating mga chronic diseases and mga certain types of cancer. At yung natirang salad, syempre talagang 'di ba, makikita nyo walang masasayang sa ating mga gulay at ang ating mga prutas. Alam niyo naman guys na ang watermelon is pack na pack din, 'di ba? Nakakatulong 'yan para ma-hydrate ka, maiwasan ng cancer, maganda rin 'yan sa ating puso, pamamaga ng ating katawan at sa ating mata. Nakakatulong din 'yan sa mga muscle pain. Ang pineapple naman guys is maganda rin ng source ng carbs kaya maganda rin siyang isama sa juicing. Binibigyan kanya ng konting energy, di ba? Also, nagpapa-improve din to ng immunity, lower risk of cancer, nakakatulong magpagaling ng mga sugat-sugat, maganda rin yan para sa ating tiyan, nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapalino ng mga mata, and for healthy skin din. Nilalabanan din ng mga sipon at nagpapatibay din ng ating gums. O di ba guys? Itong juicing natin is talagang pack na pack ng nutrients, pack na pack ng minerals, and everything. Kinakat ko rin yung beets ng into pieces na maliliit katulad nito. So guys, maganda na ilalagay niyo yung juice natin sa parang vacuum na container and maganda kong glass. Kasi yung glass is mas tumatagal siya for 3 days, sabi nila. And then gumawa ako ng pichel and then strainer para yung mga bula-bula mamaya is ma-strain natin. And kung may natira pa na mga pulp, ayan, ma-strain na rin natin siya. Ayan guys, makikita nyo, inuuna ko ang watermelon. Kasi parang ayoko muna pala siyang isama sa juicing natin. Kasi hindi ko akalain na gintong kadami pala ang ating i-juice today. And marami rin tayong fruits. Ayoko naman maging masyadong acidic ang ating iinumin or masyadong matamis na. Yung watermelon din is gusto ko i-juice separate. Tingnan naman guys. Konti pa lang yung na-juice natin pero naka 450 ml na tayo. Oh, 'di ba? Hindi ko isinamang watermelon masyado sa ating juicing kasi nga bala ko rin siyang inumin and bala ko din siyang ipainom sa aking baby. 'Di ba? Imbis na kung ano-anong juice ang ipainom niyo sa inyong anak, ganito na lang ang ipainom niyo. Na-try ko rin ng carrots dati. Masarap din siya pag na-juice siya, is matamis talaga. And then sa mga gulay, kailangan na nating i-press yung pababa kasi medyo magaang yan. Hindi siya bababa by gravity. And ito na yung first batch ng ating kale. Ang sarap, di ba? Green na green. Pero guys, magbabago ang kulay niyan mamaya kasi lalagyan na natin siya ng beets. Ayan na yun, dahon ng beets. Makikita nyo, magbabago na ang ating kulay bahagya. And ito yung pulp niya guys. Hindi kaaya-aya yung itsura, pero makikita nyo dry siya, diba? Ayan, kung makikita nyo, nagbago na yung kulay niya. O, medyo naging red na, diba? Pero makita nyo, ang kulay ng dahon ng beets is green pa din. Talaga ang lakas baka tinta nung pinaka-red ng beets, guys. So, juicing lang tayo. Bilisan na lang natin to. Ayan guys, napupuno-puno na yung ating popo. Naglagay na nga ako ng separate or another container para makuha siya. And I think tapos na ang ating juicing. Ayan, tada! Ayan na siya guys, di ba? Nakailan tayo? 7. Tapos may watermelon na 2. And ito yung pulp natin guys. Kung makikita nyo, lahat yan yung nakatasan. Dito nyo makikita guys kung gano'ng kaganda ang juicer nyo. Kung ang pulp ng is mapipiga mo ng bonggang-bongga, ibig sabihin nun, hindi siya gano'ng kaganda. Pero pag konti lang yung nakukuha mo sa pulp na katas, maganda yung juicer.
Ito nga pala yung juicer namin, guys. Subok na tong juicer na to. Parang 2 years na to sa amin. And every 2 weeks yata kami nag-juice. And hindi pa siya nasisira. O, diba? And itong parts na to, lahat yung hugasan mo. And then this part, matitira, punasan mo lang siya. So, ayan guys, dito po nagtatapos ang ating video. Makikita nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bottles. Tama ba? 7 bottles. Yes. And meron pa tayong natira dito. And ipapakita ko sa inyo yung pulp. Binidyohan na po yan kanina. Guys, pakita ko rin sa inyo yung color nito. Kaya siya ganito. Kaya ganito yung kulay niya. Kasi diba, nakita nyo naman yung mga genus natin. Is merong halong red, merong halong ibang kulay, may green and red. Lalong-lalo na yung beets. Talaga kapag nilagay mo yung beets, is talaga nagbabago yung kulay niya. Hindi kaaya-aya yung kulay, pero masarap naman siya, guys. Sabi ko nga sa inyo, ang nagpapasarap talaga dito at nagpapatamis ng juice nyo is yung fruits. Kaya kung gusto nyo ng mas matamis pa, itry nyo lang ng itry. Kung mas gusto nyo ng matamis pa, pwede nyo dagdagan yung fruits nyo, apples, oranges, anything na sweet din para maging sweet din yung juice nyo. And kaya-aya siyang inumin, di ba? And yun na nga, itong watermelon juice natin, ibibigay natin to sa ating baby. And ang unang i-consume namin dyan, ito. Ito po. Kasi ito is pwede natin ibaon sa work and pwede natin i-refrigerate at least mga 3 days. Mas fresh yan. At kung hindi naman siya naka-vacuum seal na bote glass, kailangan nyo siya agad i-consume ASAP, di ba? Para mas fresh siya. Yung potency is andun pa. Tikman natin, guys. Ito na. Ang amoy niya medyo acidic. Kasi, di ko alam, dahil yata sa fruits, no? Buti na lang hindi natin nilagay yung watermelon. Kasi kung nilagay pa natin yung watermelon, hindi na magkakasya sa bote. And masaya naman ako kasi mas majority ng juice natin ngayon is vegetables talaga. So, tikman na natin para mag-end na tayo. Masarap siya. Yummy! Yung mga ginamit natin kanina, nagpasarap dun lalo yung pineapple and yung konting watermelon naglagay tayo. And ano pa ba nagpasarap dun? Cucumber talaga. Yan, matamis. And yung carrots nga. Carrots is matamis, guys. Pag ginus nyo na, tinry namin siya ng by itself lang. Masarap din. Matamis. So, yun. Maraming salamat, guys, sa pagsama sa akin. Stay healthy, eat healthy. Alam kong mahirap, kahit ako nahihirapan, pero pinapromote natin ang healthy life. So, guys, exercise, eat healthy. Ingat palagi, don't forget to like, share, and subscribe, and don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every week pag meron po tayong video. So guys, ano? Ingat palagi, God bless you!